Maraming tao sa labas ng building, halos nakaputing dress ang lahat ng babae. Ang mga lalaki naman ay nakaputing long sleeve polo. Hindi maiwasang kumunot ang noo niya. Anong meron? Tumingin siya sa itaas ng building kung nasaan ang malaking screen doon. Nagulat siya nang makita ang picture nilang mag-anak. May picture na sila lang ni Eros kasama niya ang mga bata sa parke, may picture kung saan-saan nakasama niya ang mga anak niya. Then may picture din noong binyag ng triplets. Ang pagpirma niya sa marriage contract, alam niyang marriage contract yun dahil nandoon si Judge Robles Aces. May picture din na magkakasama ang mga anak niyang kumakain ng cake. Pati ang picture ni Madeline ay nandoon din. Picture nilang mag-anak na nagkukulitan. Tumingin siya sa mga taong nag-uumpukan, kumunat ang noo niya nang makita si Sena, Chini, ang mga biyanan niya, si Madeline at ang triplets, nasa harapan ang mga ito ng mga empleyado ni Eros, at parang may tinatakpan sa kanilang likuran. Nakangiti ang mga ito, kumaway pa ang mga anak niya. Sa gilid ay nakita niya si Julius at ang mga kasamahan nitong bodyguards, katabi ni Julius si Zoren. Ma'am, para po sa inyo, nagulat siya nang abutan siya ng isang tangkay ng bulaklak ng isang babaeng empleyado ni Eros. Ah, salamat, aniya at tinanggap ang bulaklak, para po sa inyo. Paglapit sa kanya ng isa pang babae at inabutan siya ng bulaklak, Red Rose, katulad ng nauna kanina. Salamat, ano naman kaya ang pakulo ng mahal niyang asawa? Alam niyang ito ang may kagagawan. Ma'am, for you. Pag-abot sa kanya ng isang tangkay ng bulaklak ng isang babae. Sunod-sunod na yon at halos lahat ng babae ay nagbigay sa kanya ng bulaklak, except sa mga lalaki. Ano pa nga bang aasahan niya? Seloso ang asawa niya at ayaw nitong may lalaking nagbibigay sa kanya ng bulaklak maliban dito. Napailing siya. Lumapit sa kanya si Chini at binigyan siya nito ng red rose din. Nagtataka talaga ako kung ano ang nangyayari, but thanks for the flower, aniya. Just smile, sabi ni Chini at bumalik sa tabi ng asawa nito. Sumunod na lumapit sa kanya si Sena at naiiyak ito, I'm very happy for you, best friend, binigyan siya nito ng bulaklak at niyakap siya ng mahigpit. And I'm happy for you too, sabi niya, umiti si Sena at bumalik sa tabi ni Juven, hiha, paglapit sa kanya ng biyanan niyang babae, ibinigay ang hawak na bulaklak at niyakap siya, I'm very happy na ikaw ang naging asawa ng aking Yuneko Iho, alam kong hindi sa lahat ng pagkakataon ay perpekto ang pagsasama ninyo, but bear in mind na dapat niyong pag-usapan ng mahinahon, at masinsinan kung mag-away man kayo. Tumango siya, opo, hinawakan nito ang pisngi niya. Alagaan mo ang anak ko, mahal na mahal ka niya, opo. Nginitian siya ng biyanan at bumalik ito sa tabi ng asawa nito. Mommy, for you, I love you po, and daddy said that he will be a good father and husband, sabi ni Maddie at inabutan siya ng isang tangkay ng red rose. Thank you, baby Maddie, I love you too, niyakap niya ito. Mommy, daddy said he loves you, sabi ni Charles at binigyan siya ng bulaklak. Mabilis rin itong bumalik kung saan ito nakapwesto. Mommy, daddy said he can't live without you, sabi ni Royce at binigyan siya ng bulaklak. At mabilis itong bumalik sa tabi ng kakambal nito. Mommy, daddy said he will be on our side, protect and support us, sabi ni William at binigyan rin siya ng bulaklak. Then she heard someone strumming a guitar, and she heard a familiar voice. Let the bow break, let it come down crashing, let the sun fade out of the dark sky. I can't say I'd even notice it was absent cause I could live by the light in your eyes. I'll unfold before you would have strung together the very first words of a lifelong love letter. It's song by Sara Bareilles, I Choose You, napangiti si Astrid nang marinig ang pagkanta ni Eros. In fairness, he can sing. Pumigilid ang mga tao sa magkabilang gilid at doon nakita niya si Eros na naggigitara, and he looks cool, he's also wearing white long sleeve polo, nang magtama ang mata nilang dalawa, ay kinindetan siya nito at nagpatuloy sa pagkanta. Tell the world that we finally got it all right, I choose you. I will become yours and you will become mine, I choose you. I choose you, yeah, nakatitig lang ito sa kanya habang kumakanta. There was a time when I would have believed them if they told me that you could not come true. Just love's illusion, but then you found me and everything changed. And believe in something again, believing that love can do anything. My whole heart will be yours forever, this is a beautiful start. To a lifelong love letter. Mabagal na naglakad palapit sa asawa at pinipigilang maging emosyonal.
Tell the world that we finally got it all right. I choose you. I will become yours and you will become mine. I choose you. We are not perfect. We'll learn from our mistakes, and as long as it takes, I will prove my love to you. I am not scared of the elements. I am underprepared. But I am willing, and even better, I get to be the other half of you. You are my other half, Eros, the half now of my soul and heart, aniya sa kanyang sarili. Tell the world that we finally got it all right. I choose you, yeah. I will become yours and you will become mine. I choose you, I choose you. Finally, nasa harapan na siya nito, I choose you. Tinapos nito ang huling lyrics ng kanta at tumayo, ibinigay nito ang gitara kay Zoren. Sweetheart, hinawakan ni Eros ang kamay niya at malamig ang kamay nito, nanginginig rin. Anong nangyayari sa'yo, tanong niya, at anong meron ngayon? Eros smiled nervously, napahawak pa ito sa sariling batok na parang nahihiya, halata na kinakabahan ito. Astrid, you know that I love you, right? Tumango siya. I did something bad to you, and I'm very sorry for that. Yes, napatawad mo na ako pero para kasing hindi ako mapakali, para akong hinahabol ng konsensya ko, bahagya siyang natawa sa huling sinabi nito pati na rin ang mga nanonood sa kanila. Seriously, guys, please, don't laugh, I'm actually shaking here because of nervousness, sabi ni Eros na natawa, muli itong tumingin sa kanya, I love you and I want to ask, humugat ito ng malalim na hininga. Go, daddy, pag-cheer ng mga anak nila, you can do it, boss, Julius shouted, kumunat ang noo niya. What are they trying to say, tumingin siya sa suot nito, bakit kayo nakaputi lahat? Eros chuckled, because it's your favorite color. Do it Eros, sigaw ni Juvon, just ask her, dagdag ni Ansel. Tinaasan niya ang kilay ng asawa, well, ibinigay niya kay Zoren ang hawak niyang bulaklak. Well, mahal mo naman ako diba, he's really confusing her, kahit nalilito ay tumango siya, yeah. Huminga ng malalim si Eros at nagsenyas, nagulat siya nang may nahuhulog na petals ng bulaklak, pagtingin niya sa itaas ay nakita niya ang isang helicopter, at may nagsasaboy ng petals ng bulaklak, pero mas lalo siyang nagulat nang tumingin siya kay Eros, at nakaluhod ang isa nitong tuhod, at may hawak itong singsing, it's a diamond ring with sapphire stone, kumislap pa ito ng matamaan ng sinag ng araw. Will you marry me, Astrid? Hindi niya inaasahan ang tanong nito, what? Will you marry me, Astrid? I'm not promising but I'll be a good husband. Mag-asawa naman na tayo diba, aniya? Well, I want us to be wed in church not in your office, they both chuckled when they remembered that day, so, will you marry me, Mrs. Prince Eros Villacorta? Ngumiti siya, pag-iisipan ko, she heard a no-o, from their audience, sandali niyang nakalimutan na may kasama pa pala sila. Sweetheart naman, huwag mo naman akong ipahiya, nanatili itong nakaluhod. Ngumiti siya, tumayo ka muna dyan, ha, tumayo ka dyan. Naguguluhan naman si Eros na tumayo, at nang nakatayo na ito ay kinabig niya ang batok nito, para silan ito ng halik sa labi, that's my answer, sabi niya. Ngumiti ng malapad ang asawa niya, but I want to hear it. She rolled her eyes, kailangan ba talaga, Eros grinned, yes. Okay, yes, I will marry you Eros, bigla siya nitong hinalikan. Yee, isinuot nito ang singsing sa kanya. Now, she have two rings in her ring finger. Yay, their kids hugged them, everyone congratulated them, lalo na ang mga biyenanya na masayang masaya. Attention everyone, especially my employees and my bodyguards, sabi ng asawa niya. Lahat ay tumingin sa kanila, because my wife agreed to marry me, he glanced at her, halatang masaya ang asawa niya, I'll double all your salary for this month, nagpa-reserve rin ako ng isang resto bar para sa inyo, si Zoren na at Julius ang bahala sa inyo ang araw na to and enjoy everyone. They all clapped and cheered, thank you, boss, tumango ang asawa niya, now go and enjoy this day because on Monday will be a busy day. Yes boss, nagpaalam na ang mga ito at umalis, ang tanging naiwan lang ay silang mag-anak at ang mga kaibigan nila. Congratulations, bati ng mga ito, thank you, so paano, tanong ni Juvan. Hindi pwedeng hindi tayo mag-celebrate, sabi ni Ansel. Let's go and get wasted, sabi ng biyenanyang lalaki. Pero agad din itong natigilan, nakangiwi itong tumingin sa kanya, sorry my daughter-in-law, I forgot na ayaw mo palang naglalasing si Eros. Nginitian niya ang biyenan, okay lang po, sa bahay kayo maglasing, sabi naman ang biyenan niyang babae.
Okay, sagot ng mga kalalakihan, nagkatinginan naman silang mga babae, nagkibit-balikat sila. Pagdating nila sa mansion ay agad na uminom sina Eros, sila namang babae ay nasa sala at nag-uusap habang binabantayan ang mga bata, naglalaro ang mga ito kasama ang kambal na anak ni Chini at Ansel. Hindi ka pa babuntis? Diretsong tanong ni Chini kay Sena. Ngumuso si Sena at umiling, hindi pa nga eh, hintay lang kayo, sabi niya, bumaling ang atensyon sa kanya ni Chini, eh, ikaw, wala na bang kasunod ang triplets? She sighed, humihingi nga sila ng baby sister nila. Tumawa ang mga ito, wala namang masama sa hiling nila, sabi ng biyanan niya, and besides masarap magkaroon ng anak na babae. Sumulyap siya kay Maddie, meron naman po si Maddie, hinawakan ng biyanan niya ang kamay niya, pero iba pa rin ang magkaroon ng sariling anak na babae, sabi nito. Ngumiti siya, like Sena, maghihintay na lang po ako, humilig siya sa balikat ng biyanan. She looked at her ring, napangiti siya, ibinagsak ni Astrid si Eros sa kama. Napabuga siya ng hangin, dahil napagod siya na alalayan ito papunta sa kwarto nila, he's drunk pati na rin ang mga kaibigan nito, pati na rin si Daddy Eddie ay nalasing din. Inayos niya ang pagkakahiga ng asawa sa kama at hinubad ang mga damit nito. Tatayo sana siya nang bigla nitong hinawakan ang pulsuhan niya, kaya napadagan siya dito, nagmulat ng mata si Eros at hinawakan ang mukha niya, umangat ang katawan nito at hinalikan siya. Nalasahan pa niya ang alak sa bibig nito, bumaba ang kamay nito sa katawan niya na agad naman niyang pinigilan, Eros ano ba, lasing ka? No, hindi ako lasing, sabi ng asawa niya at umikot ito kaya siya ngayon ang nasa ilalim. Nagsimula itong halikan ng leeg niya, Eros, sweetheart, let me make love to you tonight, please, I'm not drunk, I'll be gentle. She moaned when he bit her neck, ayaw ng isip niya pero gusto naman ng katawan niya. I love you, Astrid, he kissed her hungrily, she encircled her arms around his neck and deepened their kiss. And he made love to her until she was exhausted, napailing siya, at least, he's gentle, she smiled in contentment and she drifted to sleep. Life is not perfect, ika nga nila, everyone have ups and downs, everyone commit mistakes, they say, kung nakagawa ka raw ng pagkakamali dapat kang matuto, huwag mo nang ulitin at dapat mong ituwid. Pero it takes years bago mo magawang ituwid ang nagawa mong pagkakamali. Katulad ni Eros, maraming taon ang lumipas bago siya nakabawi sa kanyang kasalanan sa isang babae na hindi niya akalain na magbibigay kulay sa kanyang mundo. Dahil sa pagkakamali niya, nagkaroon sila ng anak na triplets. Nagpapasalamat siya na lumaki ang mga ito, na mabait at magalang sa kanila, pati na sa ibang tao kahit pa wala siya sa tabi ng mga ito habang lumalaki sila. Malaki ang pasasalamat niya sa Diyos, dahil si Astrid ang ibinigay nito para sa kanya, bukod na sa maganda, mabait pa, na kay Astrid na ang lahat ng hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. Kaya hinding-hindi niya ito sasaktan at papakawalan, as he promised. They got in married in church and they are very happy. Eros, narinig niyang sigaw ng asawa mula sa itaas. Dali-dali siyang umakyat sa ikalawang palapag at pumasok sa master's bedroom. Sweetheart, what's wrong? Nag-aalala niyang tanong nang makita niya itong nakahawak sa malaki na nitong tiyan. His wife is pregnant and this is time, it's a baby girl, he was very happy nang malaman niyang buntis ang asawa niya. Manganganak na yata ako, sakit ng tiyan ko, her face is contorted in pain. Ha, bigla siyang nataranta, tumakbo siya palabas ng master's bedroom. Eros, saan ka pupunta, he can't help but to cuss. Tulungan mo ako dito, sigaw ng asawa niya, Eros, my water bag broke. Tumakbo siya pabalik sa loob ng master's bedroom. Don't panic, don't panic, don't panic, paulit-ulit niyang saad sa sarili niya. Pero hindi niya magawang hindi magpanik dahil namimilipit sa sakit ang asawa niya, at lalo na nang makitang may tubig na umagos sa binti nito. Eros, anong tinatayo-tayo mo dyan, dalhin mo ako sa hospital, nakahawak na ang asawa niya sa tiyan nito. Sorry, dadalhin na kita sa hospital, agad niyang pinangko si Astrid. Daddy, anong nangyayari? Tanong ni Charles na nasa pintuan. Naririnig namin ang sigaw ni Mommy, sabi ni Royce. Nasa likuran naman ng mga ito si Maddie at William, manganganak na ang mommy niyo, their eyes widen. Charles, pakisabihan ang Kuya Julius mo at ihanda niya ang sasakyan, utos niya. Yes, Daddy, patakbo itong umalis, Royce and William, pakidala ang bag kulay black na nasa gilid ng kama. Mga gamit yun ng baby, hinanda na ito ni Astrid para ready na.
Yes, Daddy. And Maddy, tawagan mo ang mamila ninyo para pumunta sila rito sa Manila. Yes, Daddy. Eros, ang sakit. Hold on, sweetheart. Dadalhin kita sa hospital. Hinalikan niya ito sa noo at maingat na bumaba ng hagdan. Nasa living room na siya nang makasalubong niya si Julius. Boss, handa na po ang sasakyan. Tumango siya, pakikuha ang bag na black na hawak ni Royce. Tumango si Julius at kinuha nito ang bag. Mabilis itong lumabas at nakasunod siya. Habang buhat ang asawa na dumadaing sa sakit, paglabas nila ay agad niyang ipinasok sa backseat si Astrid. Bilasan mo ang pagmamaneho, aniya kay Julius. Tumingin siya sa asawa at hinawakan ang kamay nito. Humigpit ang hawak nito sa kamay niya at kinagat nito ang pang-ibabang labi. Sweetheart, I'm here. Pinunasan niya ang namumuong pawis sa noo nito. Eros, huwag mo akong iiwan, dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang mag-alala, sweetheart, hindi kita iiwan, aniya. Kalmado lang ang asawa niya, hindi ito sumisigaw dahil sa sakit. Humihigpit lang ang hawak nito sa kamay niya. Her face is wincing in pain. Kasalanan niya to, bakit niya pa kasi binuntis ang asawa niya? Malayo pa ba? Tanong ng asawa niya. Tumingin naman siya sa dinadaanan nila. Malapit na, sweetheart. Mabilis ang pagpapatakbo ni Julius at maluwag sa kalsada, kaya mabilis silang nakarating sa hospital, at may naghihintay na sa kanila sa labas. Agad niyang inihiga sa stretcher ang asawa at itinulak kaagad ito ng mga nurse. Sir, hanggang dito na lang po kayo, sabi ng nurse at isinara ang pinto ng delivery room. Napabuga siya ng hangin, ngayon lang niya napuna na mabilis ang tibok ng puso niya, kinakabahan siya para sa asawa. Umupo siya sa upuan na nasa labas ng delivery room. Please, God, sana ligtas ang mag-ina ko, Eros. Tumingin siya kay Juvo na tumatakbo palapit sa kanya kasama nito si Ansel. Kumusta si Astrid? Tanong ng dalawa. He sighed, hindi ko alam, kinakabahang aniya. Tinapak siya ni Ansel sa balikat. Okay lang yan, ganyan din ako noon sa asawa ko, nang ipanganak niya ang kambal namin. Napailing siya, kung alam ko lang na ganito ang mararamdaman ng asawa ng manganganak, sana hindi na kita pinagtatawanan noon. His friends chuckled, yeah, I remember that, sabi ni Juvon at napailing din. Tumingin ito sa kanilang dalawa, ang bilis ng karma no, tignan natin kung hindi ka rin mahihimatay katulad ko noon, Juvon, ngumisi si Ansel. Ngumiwi naman si Juvon, sana lang hindi buntis kasi ang asawa nito at malapit na ring manganak. Noong nanganak kasi ang asawa ni Ansel, ay pinagtatawanan nila ito ni Juvon lalo na nang mahimatay ito sa nerbiyos, pero ngayon, siya naman ang sobrang kinakabahan para sa mag-ina niya. Boss, ito na po ang gamit ng bata, sabi ni Julius nang makalapit ito sa kanila. Thank you, bumuga siya ng hangin. Isang oras pa yata ang lumipas bago lumabas ang OB ng asawa niya. Dok, kumusta ho ang asawa ko? Agad niyang tanong. Ngumiti ang doktora, they're both okay, as expected, she gave birth to a healthy baby girl, anyway, nalinis ko na ang asawa mo, ita-transfer siya maya-maya lang sa private room at isusunod ang anak nyo. Salamat, doktora, tumango ang doktora, excuse me, pumasok ulit ito sa delivery room, nakahinga siya ng maluwang. Tinapat naman ng mga kaibigan niya ang kanyang balikat, nang ilabas na ang asawa niya mula sa delivery room. Para ilipat sa private room ay sinundan nila ito, inunahan na niya ang lalaking assistant, at pinangko ang asawa niya para ihiga sa hospital bed. Ayaw niyang may ibang humahawak sa asawa niya. Thank you, sweetheart, I love you. Hinalikan niya sa noo ang asawa, magkakasunod naman na pumasok ang dalawa niyang kaibigan at si Julius. And followed by the nurse na hawak ang anak niya, sir, ito na po ang baby niyo. Sobrang saya ang naramdaman niya nang sa wakas, ay nasa bisig na niya ang anak niya. She's so beautiful, just like her mother. Hindi na siya magtataka kung paglaki nito ay kamukha nito si Astrid. Hi, baby, he felt his eyes watered, ang cute ni baby, sabi ni Ansel, mana kay Astrid, sabi naman ni Juvon, at hindi sayo, tatlo na ang carbon copy mo, Eros. Natigilan sila nang magmulat ng mata ang anak niya at kulay green ang mga mata nito. Sana lang kay Astrid magmana ng ugali, sabi ni Ansel at bumantong hininga na para bang problema kung sa kanya magmamana ang anak ng ugali. Napailing siya, sir, paki-fill up na lang po ang form. Babalik po ako mamaya, sabi ng nurse at inilapag nito sa maliit na mesa ang isang papel. Sige, salamat, aniya, maingat niyang pinatakan ng halik ang noo ng kanyang anak. Anong ipapangalan mo kay baby ganda? Tanong ni Ansel.
he have already in mind, pero ayaw naman niyang pangunahan ang asawa. Mamaya na, si Astrid na lang ang magpapangalan sa anak namin, siya ang naghirap na manganak eh, so she have the rights, Ania, okay. Boss, papunta na po dito ang senyor at senyora kasama po ang mga bata, sabi ni Julius. Okay, salubungin mo na lang sila, yes boss, agad na lumabas si Julius. Agad siyang tumingin kay Astrid nang makita niyang gising na ito. Eros, sweetheart, hinalikan niya ito sa noo, napako ang tingin ito sa kanyang bisig. Siya na ba yan, yes sweetheart, here, dahan-dahan niyang inilapag ang anak sa tabi ng asawa. Ngumiti ang asawa niya at masuyong hinaplos ang mukha ng baby nila, she got your eyes, sabi ng asawa. He smiled and chuckled, yep and she got your face, sigurado akong paglaki niya kamukha mo siya, at maraming manliligaw sa kanya, and I want to punch those who will hurt her in the future. Tumawa ng mahina ang asawa, napabulong naman ang mga kaibigan niya. Ang advance mo namang mag-isip, sabi ni Ansel, sinaman niya ito ng tingin, inuunahan na kita Ansel, pero kahit na anak mo pa yun, hindi ko siya sasantuhin. Ansel rolled his eyes, whatever, anyway, sweetheart, anong gusto mong ipangalan kay baby, hindi ko muna fill up ang form, dahil gusto kong ikaw na lang ang magpangalan kay baby, ikaw ang naghirap na manganak. Actually don't know pero pwedeng ikaw na lang ang mag-isip, you know, ikaw this time kasi ako ang nagpangalan sa triplets, sabi ng asawa at ngumiti, I know you want that too, nahihiya ka lang magsabi. Napakamot siya sa bato, halata ba, napailing ang asawa niya, sige na, ikaw na lang ang magpangalan. Thank you, sweetheart, ngumiti ang asawa at tumingin sa anak nila, siya naman ay kinuha ang form at nag-fill up. Solen Ann Villacorta, Ania, niece name, komento ni Juven. I know, he said and looked at his wife, maganda ba sweetheart? She just winked, nang biglang umiyak ang anak nila. You need to breastfeed her, Ania, at tinulungan niya ito para ma-breastfeed si baby Solen, tinakpan niya rin ang puting panyo para hindi makita ng mga kaibigan niya, thanks. He kissed his wife, anything, bumalik siya sa pag-fill up ng form. 30 minutes later, dumating naman ang mga magulang niya kasama ang triplets at si Madeline, tuwang-tuwa ang mga magulang niya nang makita ang kanilang apo ganun din ang mga anak niya. Dumating rin si Chini at Sena, pero agad ding umuwi kasama ang kanilang mga asawa, dahil may importante pa daw silang gagawin. Thank you for giving birth to Solen and Ania. Astrid smiled, and thank you din dahil binigay mo ang mga gusto ko habang pinaglilihi ko siya. Natawa siya, naalala niya bigla nang naglilihi ang asawa niya, ayaw siya nitong katabing matulog kaya sa kwarto siya ng triplets natutulog, ayaw rin nitong magpahawak sa kanya, at sobrang masela nito sa pagkain, kung ano-ano ang hinihiling nito at kailangan niya yon ibigay, dahil kung hindi ay tapos na ang maliligayang araw niya. Daddy, ang cute po ni baby Solen, sabi ni Charles. Cute like me, sabi ni William, nope, me, sabad ni Royce, me, sabi naman ni Maddie. Nagkatinginan sila ni Astrid at parehong napailing. He looked at his family, napangiti siya, sobrang saya niya, noon akala niya hindi na niya mararamdaman ang ganito, dahil puro problema noon ang dumadating sa kanya. But now, ginulo niya ang buhok ng mga anak niya. When your sisters will grow up, many man, tinignan siya ng matalim ni Astrid, man will court or maybe they will hurt your sisters, so help me to protect them, okay, Ania sa triplets. Yes daddy, we don't want someone hurt our sisters. I will punch them, hay nako, tumigil nga kayong mag-aama, Maddie, halika nga dito sa tabi ko, huwag kang makinig sa usapan ng apat na yan, sabi ng asawa niya. Sweetheart, I'm just, matagal pa yun Eros, kaya huwag kang OA sa mga anak mo, pinandilitan siya nito, ngumuso siya, okay fine, hindi na, ngumiti ng matamis ang asawa niya at kinausap nito ang mga anak nila, he looked at them full of love, I love you, he mouthed when his wife looked at him, I love you too, wala na siyang mahihiling pa, all he need to do is to protect and cherish his family, unconditionally, the end.